Guys, welcome back to my YouTube channel again. At sa oras na to ay mag-i-spirit tayo ng Protest Plus Gold. At ito yung gagamitin natin na pang-spray sa kulungan na bagong gawa. Tapos ibababa natin mga to. So after natin disinfect yung kulungan nila sa lupa, ibababa natin ito mamaya. So samahan akong mag-inject nito. God bless! So yun, yung kagandahan ng Protect Plus Gold, kahit andun yung manok, safety yung kwan, safety yung alaga nating mga manok. Kahit andun yung manok, mag-spray ka, okay lang, kaya niya pa rin. So yun yung ginagamit namin at probin na dito sa farm, na kahit andun yung manok, sige, sprayan mo lang, walang problema. So yun yung ginagamit namin. Yan, kahit ma-sprayan yung manok naman ganun, safety pa rin yung manok. So yun ang ginagamit namin na dito sa farm ko, nagdi-disinfect kami. At sira na kasi itong pan natin, sprayer natin. Yan. After natin may sprayan nito, tapos ang gagawin natin mga kapatid ay ibaba na natin matong. Bakit tayo nagdi-inspect, nagdi-inspect? Ang kagandahan po ng Protect Plus Gold, kahit andun yung manok, hindi po nakakatakot na mag-spray. So ito yung gamit namin matagal na dito sa farm, na kahit andyan yung manok, may spread mong ganun, you know, safety pa rin yung manok natin. So bakit tayo nagdi-disinfect? Para kung sakaling may virus dito, pag ibababa natin yung mga sisiw, patay na yung virus na yon. So yan, kailangan natin disinfect yung buong paligid ng kwan, kung saan natin papakawalan yung sisiw. So yan, ispread namin. Then mamaya after natin na may spread lahat ito, ma-disinfect natin, pwede na natin ibaba yung mga sisiw bukas. So yan, disinfect, spray tayo ngayon, tapos bukas, ibaba na natin yung mga manok natin, okay na. So huwag kayong mag-alala kahit may manok dyan na may sprayan kung Protect Plus Gold yung gamit natin, ito'y safety po. So after natin disinfect mga yan, ibababa na natin itong mga sisiw natin. So ito yung mga crossbreed natin sa Decalb White to BPR. Yan, ito naman yung mga native crossbreed sa BPR ulit. Yan yung isang pinapadami namin dito dahil malalakas sila sa sakit. Sa summer kahit anong panahon, yung crossbreed na may blood na native. So yan, mag-spray muna tayo, then mamaya samahan nyo kaming magbaba ng mga sisiw. After namin isprayan yon, isprayan namin tong kulungan nila dito sa loob. Ang gagawin natin ay lalagyan ng kusot, then ibababa natin mamaya na or bukas. So yan, nag-spray muna tayo mga kapatid at mamaya magbababa tayo. So yan ang kalagaan po pag-spray. Iwasan natin yung pagkasakit kung may virus dyan. Wala silang mapupulot yung mga sisiw natin. Dahil yung mga sisiw po ay lapitin pa rin sa sakit. Kaya kailangan natin na protektahan yung mga sisiw natin na ibababa. So yan, sprayan muna natin lahat dito sa loob. Yan. Yan ang gaya ng sabi ko kanina. After natin na disinfect, maglalaki tayo ng kusot. Ito, ikakalat na lang natin to. Yan. Yung kusot na nakukuha po yan sa mga lumber for free. Free lang po yan na nakukuha sa mga lumber. Yan o. Yan yung beadings nila. Yan. Para hindi din nila maamoy yung kahit tumai sila, yung ammonia na naman nila, hindi sila magkakasipon. Yan. Nalagyan na natin ang kusot. Then mamayang hapon, ibababa natin yung mga sisiw na. So dito na sila mag-stay. Papalakin na rin. Dahil kapag naibababa kasi natin yan, nalagyan na natin ng kusot to. Kapag naibababa natin kasi yung mga sisiyo niya. Ito. 1 month old ito. Magwa 1 month old na sila. Ito. Pag nababa kasi, yung bilis nila lumaki. Like example, yung binaba namin last week, 2 weeks pa lang sila naibaba namin. Ito na sila. Mga 2 weeks na binaba namin. Ang bilis nila lumaki oh. Binaba namin sila. Tapos ngayon, ang bilis na lumaki. Kaya mga yon ay ibababa din namin. So ang gagawin namin mamaya ay ibababa na namin mga yon. Yan. Ito mga to, crossbreed na yan. Native to Rhode Island Red. Yun din ako, crossbreed na rin yon. Mas maganda sa amin, visit our experience. Mabilis din lumaki. Matibay sa sakit kahit anong klima. Kaya yung native yung pinapadami namin na may bloodline na native. So BPR,
Rostronitib or BPR na hen. Iko-cross namin sa native na babae. Yun yung mga ginagawa namin. Or Rhode Island Red, kinocross namin sa native na babae. Yan. Basta may lunghalong native para sa ganun, ang kagandahan nun, matibay sila sa sakit. So mamaya, samahan nyo kaming iba pa yung mga sisiu natin. So yun, every 1 month old, may git. Yan. 1 month old, ibababa namin na sila. Yo, itong mga to yung ibababa natin. Yung kagandaan po ay mas mabilis silang lumaki. So malalaki na kasi sila. Kailangan na ibaba sa lupa para mas more na mas mabilis silang lumaki. So ito yung ginawa natin kanina. Yan. Prefer na sila na mayang hapon ay ibababa na natin sila. So hanggang dito na lang. Samahan nyo kaming magbaba mamaya ng mga sisiu natin. Ilipat na. Sige, ano yung tanaka-video? Ano namin sila sa kanilang bagong kulungan. Oops. Labasan na sila. Yan. Yan na sila, oh. Yun. So yan, after natin silang disinfect, yan, nandiyan na sila sa bago nilang kulungan. Silang pa yung natira. Pilyam lang dyan, Akkel. Ito, pipilyan lang namin din, lilipat din. May isang nakawala, yun o, hulihin natin. Sige, yan muna natin yan. Yun o. Oh. Oh. Nakawala. Ayan. So hanggang dito na lang, nilipat na natin sila. Disinfect natin. Then, nilipat na natin sila. Ayan. Ang kagandaan nito, mas mabilis silang lumaki. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Don't forget to share, subscribe my channel from Iyang Iyong Iyong Farm. So God bless. See you next vlog.